mga kamukha, kamusta na kayo dyan? It's day 3 na po ng aking quarantine dito sa Dubai. Dito sa napakagandang Sea View Hotel na natin yung Dubai. Sa labas. Hanggang dito lang ako. First time ko na lumabas ng airport ng Dubai. Usually, kasi Dubai is a connecting flight city eh. Diba? Yung mga nagbabarko na dyan, diba? Connecting flight city. Last time kasi, nag-request ako na kalahatiin yung rice and hindi pa rin nila nakalahati. Sabi ko, okay lang, next time nyo, padala nyo konting rice lang. Kasi tingnan nyo naman, mga tropa peeps. Oh, ayan oh. Maubos nyo ba to? Ito, isang kilong kanin. Diba? Maraming hindi kumakain. Ayoko magtapon lagi, di ba? Bad yun. Okay, so anyway. So, itong vlog natin today is, sasagutin natin yung mga nagtanong kahapon. May nag-direct message kasi sa akin ng mga tanong. So, yun lang. Quick nataka kasi kayo. Di ba? Kasi nakamask ako. Kahit nandito ako sa loob ng hotel. Kasi, alam nyo kung bakit. May dahilan kasi yan. Kasi pinapromote ko ito. Copper mask, the mask of the stars. So, di ba? Order na kayo. Nakalagay yan sa description box sa ilalim sa mga comment section. Okay? I-click nyo lang yon, tapos mamili kayo ng kulay. Ito ay yung aking light green na pinili. Mabili yung gold. Di ba? Oh, oh no. The mask of the stars. Magiging kamukha niya si Piolo pag nakamask yun na ito kasi siya yung endorser. Okay, anyway. Sige, question-question na tayo. Sagutin na natin yung mga tanong kahapon. Yung vlog natin today, purely para sagutin lang yung tanong. Sana, ano, maiksi lang. Itong mga tanong, sinulat ko na rito. May direct message kahapon ng mga tropa natin, mga kabaro natin, mga kamukha natin. Ito, sasagutin natin yung mga tanong nila. Meron dito, nung nag-positive ka sa COVID, saan ka nag-quarantine at pinuntahan ka ba ng LGU? Rosemary Tiangco Malabon. Ito pa, sunod. Lahat po ba ng certificate kailangan ipa-COP? Josh Singh Marikina. Okay. Ano po ang ginawa ninyo sa isang taon na wala kayong sakay? Ito, maganda. Okay, sige, sagutin natin yan in 5, 4, 3, 2. Hey, mga tropa peeps, mga kamukha, ang tanong galing kay Rosemary Tiangco ng Malabon. Nung nag-positive ka sa COVID, saan ka nag-quarantine at pinuntahan ka ba ng LGU? Gandang tanong, di ba? Rosemary Tiangco. Okay, so yung mga hindi nakapanood nung unang video, in-explain ko nga na nasa Pilipinas pa ako noon, nag-positive ako sa COVID. Kaya ako na delay, no? So, yung tanong ni Miss Rosemary Tiangco, malamang napanood niya yung video kahapon. So, ang sagot doon, kung saan ako nag-quarantine, after ko ma-tested positive, hindi na po ako malis ng bahay. Self-isolate ako, kasi nangamba din ako sa pamilya ko, baka nga hindi false positive, kasi ang nasa isip ko nun, false positive, dahil wala naman akong sintomas. Bahala ko pa magpa-second opinion, pero may nagsabi sa akin, huwag, kung magpapa-second opinion ka, positive pa rin lalabas. Kung may tanong kayo bakit, balikan niyo yung video sa channel na to, yung huling video ko bago ito, para masagot yun. Okay? Na bakit huwag kayong magpa-second opinion pag nag-test positive kayo sa COVID. So anyway, sa bahay lang ako. Nagantay ako ng 14 days talaga bago magpa-swab ulit. And then eventually, lumabas naman na negative. Pinuntahan ba ako ng LGU? Hindi.
wala akong pumunta, nag-aantay ako na may pumunta. Kasi ang iniisip ko, yung mga testing center, yung mga laboratory clinics, nagre-report po yan sa LGU, di ba, usually. Pero wala namang pumunta. Nagpa-test ako uli, nag-negative na, pinasa ko sa agency. After 2 weeks, sumawag yung agency. Kaya ako nandito ngayon, na meron na akong appointment. Reappointed ako sa barko. Pero ibang barko na. Okay, salamat po, Miss Rosalind Tiangco. Next, lahat po ba ng certificate kailangan ipa-COP? Yes, hindi naman sa lahat. Yung mga personal certificate mo, halimbawa ako, chief cook, yung mga personal certificate ko, yung mga training ko ng culinary, yung mga ano, yung mga HA, yung hazard analysis critical control point or HACCP, hindi na kailangan. Yung mga dati kong, basta yung mga personal, NC3, hindi na kailangan. Ang pinapa-COP lang po natin yung requirements natin to fulfill the STCW requirements. STCW. Diba? Kasi ito po yung mandato ng global na maritime regulation. Okay? Ang may hawak po nito, siyempre yung marina, ang COP. So, after nyo mag-training, sa mga bago dyan, after nyo mag-training, kailangan ipa-COP nyo or ipa-authenticate nyo. Authenticate or COP, I think it's the same thing. Okay? So, yun. Kagaya ng mga BT, unang-una. Yung mga classification ng BT, yung BT-LGT, tsaka BTOC, di ba? Kung tanker sasakyan nyo, BTOC, kung gas, BT-LGT, dito sa... next question. Ano pong ginawa ninyo sa isang taon na wala kayong sakay? Okay, magandang tanong uli. Diba? Magandang tanong uli. So, ang ginawa ko nung isang taon ako naleo, kasi kung hindi nyo nasundan yung kwento ko nung unang video, ako po isang safety party sa isang cruise line for 13 years. So, yung cruise namatay ng isang taon mahigit. Dahilan upang mawala ako ng ganun din katagal sa industriya ng cruising. Yun. Tapos noon, isang taon ako na layoff. Ang ginawa ko po, tumambay. Hindi. Siyempre, hindi tayo papayag. Natatambay lang tayo. Bata pa tayo, di ba? Kailangan gumawa tayo ng paraan dahil pandemic talagang crisis. So, ang ginawa ko, yung natira kong naipong pera after na mga bayarin, nilagap ko sa isang online franchising company, which is the TokTok. Okay, yun, nag-TokTok ako hanggang ngayon. So, kung gusto nyo rin malaman kung ano itong negosyong to, kasi online lang ito, napakadali, hindi mo kailangan lumabas ng bahay, magiging operator ka ng mga motor, ng kotse, ng food, may TokTok food na ngayon. So, kung gusto nyo malaman pa ito, nasa description din sa ilalim ito, ilalagay ko. Anyway, TokTok, ginawa ko, nag-access scholar ako ng dalawang account. Oh no! Bawal, di ba, dalawang account? Pero, kailangan mag-grind. Nag-access scholar ako. So, isa pa yun. Nakakadagdag sa income. So, lahat online. Nagtinda ako ng pyesa ng bike. Kasi biker din ako eh. Mahilig ako mag-bike. So, naisip ko yung pyesa ng bike mabilis ngayon kasi nga nag-change ng transportation yung mga tao, di ba? Bike is safer, exercise, tsaka enjoyment. Saan lugar ka nakarating, sama yung bike, di ba? So, yun ang ginawa ko. Nagtinda ako ng pyesa, tok-tok, nag-Axie scholar ako. Hanggang ngayon, naglalaro ako ng Axie dito sa quarantine. Okay, yun lang po. Mga tanong. Nagtanong pala nun si Josie ng Marikina. Salamat sa'yo. Susunod naman. Day 4. Bukas. Okay? So, ibig sabihin, 10 more to go. Sana tumawag na yung company na bawiin na itong nakabagot na talaga. Pero, anyway, may sweldo naman rito kahit basic lang. Okay, abangan nyo yung susunod na video, ha? Subscribe naman dyan. Kasi pag nag-like and subscribe kayo, magkaka-schedule kayo.
nag-share kayo, aalis na kayo bukas. Okay? Support lang. Thank you. This is Chef. Vlog ni Chef.